Hello po mga ka-cat lover. Update lang po tayo kay Gray na pilitan po akong tusukin ang kanyang sugat. Napilitan akong sugatan na kasi sobrang laki na ng kanyang bukol, hindi mapunit-punit basta kasi makunat yung balat. Ang gamit lang po natin ay karayom. Kanina, nag-attempt ako na tusukin siya gamit ang ito, syringe na may karayom. Ito yung ginaga. Kaso, hindi kinaya. Hindi ito kinaya, kaya tinigilan ko gawa nung sobrang kunat ng balat nila pala. And tinigil, nag-decide na lang na hayaan na lang na pumutok pusa. Kaso, palaki ng palaki yung kanyang bukol, nahirapan na siya dahil hindi siya madalas dinidilaan ng kanyang mama para kahit papano po ay numipis man lang yung balat at makita na yung mata. Kaso, tawag ito, wala, naawa na ako sa kanya na nandun na siya sa sulok, sa higaan, iniinda ang kirot. Nakakatakot po kasi na pabayaan na lang. Kahit sabihin man nating panay lagay ng snake plant, kaso pag hindi po nadidilaan ng mother, hindi rin po yan puputok basta kasi hindi rin siya basta nagdidila-dila sa sarili niya. Ibig sabihin, yung nililinis ang kanya sarili. So, teka lang ha. So, yan po ang nangyari. Nabutasan na po yan. Pero mayroon pa rin siya. Meron pa rin hindi 100% na drain. Ang importante, nabawasan na po siya ng kalahati. So, ipapakita ko po sa inyo yung na-drain na ito, nakailang tissue. Nakailang ply na tissue. 1, 2, 3, 4. Ito ay panglima. Ayan, nakapanglimang ply ng tissue. So, madami-dami rin po ang na-drain natin. Kagaya nito, oh. So, marami-rami po. Halos, kalahati ang na-drain natin na nana. Dahil kung hindi po natin gagawin, baka yun pa ang, ayan, oh, dami. Baka yun pa ang magkukos sa kanya na mag-start na siyang manghina, wala na ganang kumain. Ayan, oh. Wala na siyang ganong kumain, then ayaw nang dumede dahil nga iniinda na niya yung pain sa kanyang lalamunan and ayaw na rin niyang uminom na tubig. So, mas nakaka-worry po. Hanggat maaari, agapan na po natin, gawa na po natin ng paraan. Kaya, sa based on my experience lang, kailangan talagang gawin. Disclaimer lang po, based lang ito sa naging karanasan sa aming mga alaga. Ayan, kailangan tatagan din ang loob natin, gawa ng paraan, lalo't mga tawag ito, kulang tayo sa financial para sa mga laboratories. Dahil pag once pinapabet natin, start na tayong mag-invest ng pera, mag-start na tayong magbilang kung magkano ang gagastusin natin pagdating sa vet. Dahil hindi po yan basta-basta, marami po yung procedure pag sa vet po. Pero nakita naman natin na kayang i-drain po natin, kayang sugatan natin konti, dahan-dahan lang. So, ayan na ang
nakuha nating nana. So para ano rin po, kumbaga natural operation, wala man siyang anesthesia dahil nga masakit, syempre. Dahil habang tinutusok natin, nasasaktan po sila, pero yun po ang nakakatulong, madrain ang nana. So, yan. Meron pang natira, pero kahit pa paano po, may ano na, nagkakabutas na siya, may butas na, gawa nung tinusok siya ng karayom. And, ito, isa pang option, pag, kung sakali, itong tutusok to, tapos, igagano na lang siya, iangat para maputol yung balat. Sobrang makunat kasi ang balat niya. Naka-design sa makunat. Ganun. So, sa mga susunod na araw, titingnan po natin kung ano po ang magiging result sa kanyang bukol. So, ayan. Nagre-relax po siya sa loob ng cage. At least kahit papaano po ay nabawasan na ang kanyang sakit. And bahala na ang Mama Coffee na maglinis nito. At least may ano na, kumbaga may dadaanan na na lana just in case. Mahirap kasi pagka hindi numinipis yung balat niya. Palaki ng palaki yung nana sa loob, padami ng padami. Kaya nahihirapan din siya. Yeah. Aksyon na agad natin hanggat maaari. Kung meron tayong lakas ng loob. Kung merong operasyon sa material, meron din sa operasyon sa natural. Yun. Update na lang po namin kayo mga kakat lovers sa mga susunod na araw kung ano na po ang magkahihinatnan sa bukol ni Gray. Hanggang dito lang muna mga kakat lovers ang maibahagi namin sa inyo regarding sa kittens na nagsuffer sa bukol gawa nung pagkadali ni Bitbit sa kanya. Buti na lang at naagapan pa siya at buhay kaysa yung pinatay siyang ng tuluyan katulad nung kaliko na walang kalaban-laban. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kakatlabo. Ingat parate saan man naroroon. Bye!